Ayan, hello guys, mundo ko vlogs ulit. Ito may ano, may problema na naman yung washing natin, guys. So naka heavy na siya, ibig sabihin din naka drain, you know. Dapat walang tagas dito sa ano, sa ano natin, sa drain niya. Drain ano daw po. Drain tube, oh yan. Mayroon siyang tagas, guys. Ayan oh. So gabi na kasi ngayon, so bukas ko na lang siya ayusin pag maliwanag na, para makikita niyo yung aayusin ko. So may kadalasan niya yung pong sakit, dat kadalasan ng ano, ng mga washing. So minsan ginagawa natin, inaangat na lang natin to, yung hose na to, ginaganyan natin. Ang problema, mapupuno yung ano natin, di ba? Napupuno yung pati yung ano natin, spinner na tinalalagyan ng tubig. So kailangan po talaga siya nakabagsak. So bukas ayusin natin siya pag maliwanag na, para makita niyo kung paano. Hello mga kamundo ko, ito naman tayo. Ano, balik kagabi nakita natin may leak yung ano natin, itong drain natin. So pag ganun problema, ilang beses na ako na-experience na ganun. So ayusin natin siya. So dito tayo mag-uumpisa sa likod ng ating washing machine na Sharp Gigawash na ano, na 7.5. So umpisa na natin. Lapit lang natin. So ayan guys, bali ano, dito may screw dito, dalawa, para mabuksan yung pinakalikod natin ng washing natin. So ewan ko lang kung makikita, saglit lang. So ito, yan, dalawa yan. Sensya na kayo guys, medyo magalaw kasi ano, wala tayong videographer, so solo play tayo ngayon. Madalas naman, minsan lang na nandyan si Mrs. para mag-video sa atin. Sabay, ihila lang siya baba, pababa. Ang nakaano lang guys, tapos ibababa mo lang siya. Ilayan mo siya sa pababa. So ito yung likod. So ito yung sa drain na para siyang ano, dito. Parang plastic na malapad. So ito yung connection, guys. Pakita ko lang sa inyo. Bali yung sa drain ito. Yeah. Sa drain ikutin natin. Ayun oh. Ayun, may reaction. Nakita niyo yung sa baba. So nandiyan yung bulb, guys, ng drain natin. Minsan diyan lang naglalak. So bubuksan natin siya. Bubuksan natin 'to mismo. Ayan mismo. Ayun ah. Anyway pala guys, kung hindi pa kayo ano, makisuyo ako. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe Mundo Ko Vlogs, kasi ano pa lang tayo ngayon, nasa 1,300 subscribers. So please subscribe to my channel Mundo Ko Vlogs. Pindutin niyo na lang din yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga vlogs. Maraming salamat. Ayan, so umpisahan na natin, bubuksan na natin itong ano. Ayan, kitang kita naman siguro. Ayan, bakit nga ba na nagli-leak or parang may tumatagas yung ano natin, drain? Sa experience ko guys, kadalasan yung pag mag-washing tayo na ano, na hindi natin nililinis after natin mag-washing, ginagawa natin minsan na ako, pag saka na sa susunod na paglalaba ko, saka ko siya lilinisan. So maling-mali po yun guys, kailangan kasi natin linisin muna para yung mga dumi, mga buhok na kasama dun sa damit, madidrain natin siya, maaalis natin. Pag hindi natin ginawa yon, minsan yung buhok na i-stuck dito. So ito, optional siya, pwede natin tanggalin tong ano, or diretso na lang ito. So iikutin lang naman, tatanggalin lang natin to, ikutin lang to guys. So pag inikot natin, kadalasan naman is counterclockwise, kadalasan na maraming nalilito sa paano magtanggal or magkabit ng mga parang may thread. So drilo lang po, drilo lang yung basihan natin guys, kung saan yung ikot niya, yung clockwise, pakanan. Pagtanggal, pakaliwa po kadalasan yan. Electric pan lang yung medyo baliktad. Pag magtanggal tayo ng electric pan, counterclockwise. Ayan guys, oh, sobrang dumi niya.
Ayan. Yeah, sobrang dumi niya. Kaya minsan, pag mga ganito, nakaharang pang ganyan, tendency, maglilik po talaga yung ano natin, yung drain natin sa washing. So, gagawin dyan is linisan lang siya dapat. Tapos, pati ito sa loob. Ayan. Ito yung leaves niya, guys. Pag maglinis tayo, ingatan natin yan na magasgas. Kasi pag once na magasgas yan, wala na yan. Mahirapan na tile yan. So, basang-basahan lang. Ito. Bali, ito kasing labi na to, guys. Yan yung maglalapat dito. Para hindi siya mag-leak dito mismo sa baba. So, kaya nang pinaka kailangan natin linisan itong pinaka labi na to. Ito mismong dulo na to. Ayan. So, yan palagi. Pag yan may nakabara dyan, may buhok, may nakaganon. Wala. Talagang may tulo yan. Tapos ito, guys. Nakapagpalit na ako nito. So, nasa 150 yata. Hindi ko lang sigurado kung 175. Itong goma na to, napalitan ko na siya. Kasi nga, yung washing natin is nasa 7 years na. Kaya yung pinalitan dito, parang wala na, na-deform na talaga siya kahit anong linis ko. Hindi na talaga siya pwede. Pero isang beses ko pa lang naman siya napalitan, guys. So, kagaya sa atin na nagtitipid, napakadaling gawin po yung ganitong problema, guys, yung sa drain, di ba? Huwag lang tayong matakot na magbukas. Kasi isipin lang natin, ate naman yan eh. Eh kung masira natin ng tuloy yan, di saka natin ipagawa sa... ipagawa sa talagang ano, mga gumagawa talaga ng washing. Eh kung di natin magawa, pero sa ganito, guys, talaga po. Kahit hindi ganoon marunong siguro magano, marunong magkumpone, kayang-kayang gawin 'to. Bali, ito yung tube na 'yan, yun yung galing sa washing. Kung pindutin natin yung ano, kumbaga, yung tubig sa washing natin, dito dadaan sa tubo na 'to, babagsak diyan, babagsak dito sa dulo nito. So, yan ang dapat natin linisan, i-check. Pero ito yung pinaka kailangan linisan. Yung pinaka labi na yan, yung lalapatan nito. So, ayan. Tapos, paano naman kung ano, sira na talaga yung goma, yung gas, pinaka gasket niya. Itong itim na ano. So, ginawa ko dati, tinanggal ko lang to. Tinanggal ko lang to para mapakita ko kaagad doon sa ano, sa mga tindahan ng ano, mga nabibilan ng mga parts ng mga ganito. So tanggalin mo lang siya nakaganyan. So ayan. Bibit-bitin mo na lang to para sigurado na yung mabit-bit mo same talaga sa ano, same na sukat. O mag-actual size yung ano natin. Madadala natin. So ayan, tapos na natin linisan, guys. Dito kailangan talaga, guys, na huwag yung sungkitin ng matigas na bagay dito. Kagaya ng kutsilyo, baka gusto niyo linisan ng todo tapos gagamitan niyo ng kutsilyo, mas susugatan niyan, ako po hindi na po 'yan magsisil. Mabubutas na po talaga 'yan kahit bagong gasket ang gagamitin natin. So, ayan, pagbalik ganun lang din. Tapos clockwise na tayo ngayon, guys, kasi magsasara na tayo. Yung pagsara sa kanya, guys, sa may ano siya, ikot mo na may kunting diin pababa para ano siya, guys, ayan o, ayan. Ayan, diba? Tapos minsan, guys, pag ito parang sa tingin mo walang tension, pag inangat mo, iano ko na lang din, na experience ko kasi natanggal yung ano, pinaka dito niya, guys. Kailangan mo siya i-cutin dito. Baklasin mo to. Kaya konting ingat lang sa pagtanggal nito. Huwag yung ganong luwagan. Ano, basta huwag yung kayo. Kumbaga, huwag mo yung sadong galawin siya. Kasi baka kung matanggal to, madali lang naman ayusin. Kaso, bubuksan mo to sa taas. Itong pinaka board na to. Para lang makabit uli yan dyan. Ayan. Tapos, mayroon yang mamaya na yan. Dito focus muna tayo. Saglit lang. Mayroon yan dyan na ano, sumasabit. Basta check nyo lang siya.
mapapansin niyo naman pag may problema yung pagkabit nyo, pag pinihit nyo to, ganyan, walang reaction dito guys. Parang naka-steady lang siya sa baba, so may problema po yung ganyan. So, ayan, subukan natin. Kung may tagas ba siya. Yeah. Lagyan natin ng tubig. Ilagyan na lang talaga natin ng tubig galing sa gripo para mas mabilis. Ayan guys, may tubig na po yan. So kung makikipapansin nyo, wala na po talagang tuloy yung tubig. Yung drain natin. Yung drain natin na dulo, sa dulo ng drain natin. So wala po talaga na siyang leak. Ganun. Yan lang guys sa pagkukumpuni naman sa ng sarili nating sa pagkukumpuni naman sa sarili nating appliances. Kailangan lang natin ng konting sa konting lakas ng loob. Kagaya ko, di po talaga ako technician or tagagawa ng mga ganito. Pero yun lang, isip ko kasi sa akin to eh. Kung masira to, walang problema, walang magagalit sa akin, di ba? Kasi sarili ko naman. At kung masira ko man, saka na ako magtatawag ng mga magagaling talaga. So, ayun lang. Huwag lang kayong matakot. Pero syempre, yung huwag kayong matakot, sabayan nyo rin ng konting kalaman. Kung baga, mag-research kayo konti. Sa YouTube, marami namang tutorial dyan. So, kagaya ng mga video ng mga kagaya nito yung ginagawa. At please, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe Mundo Ko Vlogs. Kasi konti pa lang talaga tayo. 1,300 pa lang yung subscribers natin. Please guys, subscribe to my channel. Ayun guys, may nakalimutan pala tayo. Babalik na lang muna natin to. So, ganyan lang. Punasan muna natin siya. Siyempre kasi minsan lang to na minsan lang natin to gagalawin. So, kailangan linisan na rin natin din. Anyway guys, pag mag-ayos tayo, siyempre nakatanggal yung palagi yung yung kuryente. Yan ang pinaka number one. So, ganyan lang. Angat, pataas. Yan, naglanak na yan. Sabay, screw ng dalawa. Ayan guys, ginamit na natin siya. Nagwa-washing na tayo ngayon. Tsaka yan yung problema kaya kahapon, kapag-gabi, na di ako natuloy maglaba dahil dyan. So, ayan. Walang-wala na po talagang tulo siya. Ayan, nagwa-washing na po yan siya.